tawag sa iyo. Proud ko ako sa tatay ko kasi hindi man po siya nakatapos ng pag-aaral. Hindi po matas ka niyo pinag-aralan. Pero nabubuhay po siya at minuhay niyo po kami sa paraan na pamamaraan. Ilan po sila? Sila bang na nag-anak ninyo? Ay, apat po. Apat. Pang ilan po si Mang Berna? Pangatlo. Sa farming po, mga ano po yung pinaka-kwan, naranasan niyo na worst? Pinaka-pangit na naranasan niyo sa farming? Tatlong taon nilang kalimitas. Hinap kami ng mga blackbird tapos mag-edit yung pag-iwi. Pag-cheats din. Pag-tubay to. Pag-vision. Ano-ano na po yung mga na-invest ninyo mula sa farming? Kaya po yung mga motor. Motor. Yun ang kaya na ikaw. Siyempre, gamit ko mga bata. Sa pag-aaral. Ito kong bahay? Ay, itong bahay ko na ni Berna ito. Kay Mang Berna na. Pero kung hindi sa farming, hindi ma-achieve ni Mang Berna yung kanyang na-achieve niya. Kung napabayaan siya. Kung napabayaan siya, di wala. Wala, hindi niya abot eh. No? Hindi niya maabot yung kanyang maabot ngayon. Sana may mas mataas pa yung kanyang maabot. Sa ngayon po, satisfied mo ba kayo doon sa mga tulong na binibigay ng gobyerno sa ating mga farmer? Nakakakuha naman ang pagkakaroon ng gano'n sila. So, nakakakuha ang pagkakaroon na pagkakaroon ko. Pwede ang makakuha ng pagkakaroon. Pag may dumating sa DA, sa rapag yung pataba, sila naman tumitigil natin. Kaso kasi pag ka pumunta, makakakuha ka. Pag hindi ka nagpunta, wala. Kung paubusan ka. Hindi lang pala niya sabihin siya ako natin. Ngayon naman, tawagin natin si Ma'am Berna, yung kanyang ikatlong anak, para mag-share ng kanyang idea. Tanungin din po natin. Yan. Hello, Ma'am. Hello po. Magandang araw po sa inyo lahat. And thank you po again na sa ako sa interview. At syempre, nasama po yung tatay ko and half of farmers. Okay, so, bilang anak ng farmer, Ma'am, ano pong masasabi niyo sa inyong tatay? Bawat iyakan. Una po sa lahat ay palagi pong pag tinatanong ako kung ano po ang trabaho ng aking tatay, lagi pong sinasabi, ang tatay ko po ay isang magsasaka. Never ko pong sinabi na ang tatay ko ay isang magsasaka lang. Dahil ang mga magsasaka po, pagising pa lang po, pagising ko po sa umaga, wala na siya, nagtatrabaho na po siya. At gabi na po siyang kumabalik. Kung minsan, overtime po sa trabaho, minsan may kasamang inom. Ayan, pero bilang isang anak po na magsasaka, very proud po ako dahil ang kanila pong trabaho ay hindi po madali. Pero ito po ay marahal. At sila po ay nag-set ng example sa akin bilang isang individual na kahit po tayo ay mahirap, kung tayo po ay marahal, basta po tayo ay magsusumikap, darating po ang panahon, ibabalik po ng Diyos yung, kung ano yung pinaghirapan natin. Well said, Ma. Very good. Noong kabataan ninyo, naranasan nyo rin magbigay na tumulong kay tatay sa bukid? Actually, si tatay po, ayaw niya po dahil sinasabi niya, makikitim ka doon. Sabi niya, mainit doon. Pero may mga times po na nagpuminig po ako sumama, ang tawag po doon sa proseso na yun ay pagtutugtod. Yes. So, yung mga natitira po inani, kukunin po namin. Tapos pagkatapos po noon, yun yung ibebenta naman namin. So, yun yung mga experiences ko sa pagsasaka. Pero minsan parang sinama na ako ni tatay habang nag-aaralo siya. Andun lang ako sa may sa kubo, nanonood lang ako sa kanya. Pero yung mga panahon po na yun, hindi pa ganun kainit eh. Unlike ngayon. Ha? Tapos po sir, medyo nakakahiyaman. Na-experience ko po na
Nagnakaw po kami mga bata. Mga bata lang po kami nun ha. Nagnakaw po kami dun sa may timbun ng palay at hinabol po kami ng may-ari. So yun po, isa sa mga experience na di ko makakalimutan na medyo nakakahiyaman pero bata pa naman kasi. Pero masaya. Napagalitan ako ng patay ko nun, hindi niya alam. Lahat naman ng mga kabataan may mga experience na gano'n. Napatay kami na ako. Sa sitwasyon man ngayon ng mga farmers, na-share na rin ni tatay, talagang medyo pahirap ng pahirap. Kung kayo mayroong isasuggest na magandang programa, ano kaya yun? Siguro sir, bilang isang legislator po, kasali po yan sa bayan ng Baler. And hopefully po, as makaabot po tayo sa provincial level, maganda po mag-focus po tayo sa pagbuo po ng mga mga batas na magpapataas po sa moralidad, una sa lahat, moralidad po ng mga magsasaka. Baguhin po natin yung kaisipan na ako ay magsasaka lang. Instead, gawin natin ako ay magsasaka. At syempre, gusto ko din pong ma-introduce po ito sa mga kabataan. Kasi karamihan po sa mga kabataan ngayon is kapag sila ay kasama sa programa ng agrikultura, parang medyo nahihiya sila. Na parang yung iba siguro anak mga magsasaka, medyo nahihiya dahil nga yung kaisipan natin towards sa mga magsasaka o sa pagsasaka mismo ay parang kinakahiya po natin. So gusto ko pong baguhin po yung kaisipan natin pagtungkol po sa mga magsasaka. At syempre, sana din po ay mabigyan po natin ng wider scale or wider scope na skills training para po sa ating mga magsasaka. Makapagbigay po tayo ng mga bagong information na of course makapag-provide po ng, alam ko naman po ginagawa po yun ng provincial government ng Aurora. Pero sana mas marami pa po tayo mabigyan ng mga bagong teknolohiya pagdating po sa agrikultura. At syempre, makabagong pamamaraan po ng agrikultura na pwede po natin introduce, hindi lamang po sa mga dati na nating magsasaka, kundi sa mga kabataan na gusto rin pong maging agriculturists or maging mga farmers. Yan ang problema natin yun. Talagang paunti na ng paunti yung mga kabataan na kumukuha ng agriculture. Yes. So yung incentive, yung kulang. Dapat magpasa yung gobyerno natin ng incentives sa mga kukuha ng mga kurso ng agriculture. Ano po yung inyong final words na lang? Tatay mo na. Sa akin, wala daw mo sa tatay. Kaya lang. Talagang buwan ng tao sa pagkain natin. Kung wala po magsasaka, walang pagkain ang sabayan na. Kahit mahirap, ituloy lang. Kahit nagigirap sa pagsasaka, tuloy. Kahit nalulog, ipag misa. Laban lang. Laban. Sa inyo man? Siguro po sa akin bilang isang anak po ko na magsasaka, gusto ko po sabihin sa aking tatay na tatay, hindi ko sa akin. Shout out sa iyo. Hindi man po siya nakatapos ng pag-aaral. Hindi po mataas ang kanyang pinag-aralan. Pero nabubuhay po siya at pinuhay niya po kami sa maralan na pamamaraan. Kaya ngayon po na mayroon po ako pagkakataon na maitaas po yung moralidad ng mga magsasaka pati po ng kanilang mga anak. Gagawin ko po talaga yung makakaya po. Kasi nagaling po kami sa isang mahirap na pamilya at gusto ko pong ipakita sa lahat na kahit po kami ay maghirap kahit kami nanggaling sa hirap ng buhay. At lahat po ng nanonood ngayon dito po sa challenge ko, sir. Gusto ko po silang i-challenge na patunayan po natin na kahit po tayo mahirap, meron po tayong karangalan na pwede po natin ipagmalaki sa harapan ng mga tao at tingin sa lahat po sa harapan ng Diyos. Mabuhay po ang mga magsasaka. Ma'am Berna at ng kanyang ama. So sana ay ma-inspire pa tayo lalo na sa farming, kahit hindi ganun palagi ang kita, ay mabubuhay tayo. At sana yung gobyerno natin ay gumawa pa ng mga paraan para mas matulungan pa ang industriya ng pagsasaka. Tandaan po natin, sabi nga nila, walang magsasaka, walang pagkain ang masa. No farmer, no food. Ika na.
Yan lang po yung ating vlog sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. God bless at mabuhay po tayong lahat.